Good day, everyone! Once again, welcome to Tomi's Kitchen! Naisipan ko lang naman mag-bake ngayon kasi may natikman akong tinapay na in-order namin online na napakasarap. So malaman ko ano yun? Ito ay cheese bread! Kailangan na natin ingredients para sa cheese bread ay flour, milk, sugar, salt, active dry yeast, margarine, powdered milk, and vanilla. Ang una natin gagawin ay lalagyan natin ng sugar itong liquid ng gatas. And then yung active dry yeast. So haluin natin siya. Papaalsahin natin siya or yung magkakaroon ng bubbles. Ire-rest natin siya for 10 minutes. Itong yeast ay yung magiging pampaalsa ng ating tinapay. Ang susunod naman natin gagawin habang nire-rest natin yung yeast and milk ay yung mga dry ingredients ay paghahalu-haluin na natin. Unahin natin yung sugar. Sunod natin yung powdered milk. So kahit anong gatas naman pwede natin gamitin. Pwede natin gamitin ng Bear Brand, Alaska, Skim Milk, or Birch Tree, Nido. Ngayon susunod natin ang salt. Ayan. Ngayon, ihahalo na natin yung mga wet ingredients natin sa dry ingredients. So unahin natin si butter. Or margarine yung gamit ko, pero pwede din kayong gumamit ng butter. So, ihahalo natin siya dito. So, gagamit ako ng hand mixer, yung may, hook. Tapos, imimix natin siya sa low speed. Tapos, unti-unti natin siyang itataas sa medium speed. Ngayon, mamasahin ko naman siya gamit ang aking kamay. Make sure na malinis yung kamay. So, hinawa ko na siya kaya meron siya mga hari-hari na sa kamay ko. Dapat malinis siya. So, dapat igaganyan nyo siya para magdikit-dikit siya or mag-incorporate lahat ng ingredients. And, dapat madiin. Iramdam mo yung sakit. Parang yung ginawa sa'yo ng ex mo. Char! So, ayan. Yung minasa nating dough. Pwede na siya. Okay na siya. Pwede natin siya i-rest for about 1 hour para siya umalsa or mag-double ng size. Medyo makinis na siya. Pwede na yan. Tapos, pati itong gagamitin nating bowl, yung ginamit na natin kanina na pinagmixan, lalagyan din natin ng margarine yung surface niya. Recover na natin siya ng clean wrap. Dapat close siya. Tight, close. Habang pinapaalsa natin yung ating dough or pinagre-rest natin ng 1 hour, gagawin natin ngayon yung pinaka-topics niya o yung pinaka-coating. Kakailanganin natin yung ingredients ay flour, powdered milk, granulated sugar, cheese, and margarine. Ngayon, una natin ilalagay sa ating mixing bowl ay yung flour. Ayan. So, sunod-sunod lang natin siya ilalagay and mimix natin siya using our spatula. After natin
ipag-mix lahat ng dry ingredients. Gagamitan naman natin siya ng kamay para i-mix yung ating butter or margarine and then yung cheese. Before that, kailangan maghugas tayo ng kamay for 20 seconds or kumanta tayo ng Happy Birthday! So ngayon, lagay na natin yung margarine. So dapat ganito yung magiging itsura niya or yung pinaka-texture. So medyo malalaki siya kasi dinamihan ko yung cheese para mas malasa. The more cheese, the yummier. So hintayin na lang natin mag-alsa yung tinapay, then iro-roll natin siya and bibilutin natin siya nito. So guys, umalsa na yung ating dough. Nag-double na yung size niya ngayon. Ika-cut na natin siya or mamasahin muna natin bago natin balutan ang ating toppings. So paano pag-release ng air? Kailangan yan. And before mo siya alisin, dapat maglagay tayo ng oil sa ating kamay para hindi siya mag-sticky or dumikit sa ating kamay. Pwede ding butter. Ayun na nga guys, tapos ko na siyang ikat. Nakapag-produce ako ng 24 pieces na maliliit na buns. So, ito siya. So, isi-circle natin siya or bibilugin using our hands. So, ang tamang pagbilog ng mga dough, dapat yung kamay natin is naka-letter C. And then, nasa loob yung ating ibinibilog na dough. So, ganito na siya. I-rotate mo lang siya ng ganyan. Ikot mo lang siya. Moments later. So ito na guys, tapos ka na siyang bilugin. So ang susunod naman natin gagawin ay babalutan natin siya ng toppings or yung pinaka-coating niya. So magpe-prepare lang ako ng milk and then yung ating prepare kanina na toppings. Ngayon mag-start na tayong lagyan ng ating toppings yung ginawa nating dough kanina. Magsisimula tayo kung ano yung unang binilog natin. Guys, tapos ko na siyang balutan ng toppings. Magkamali ako kanina guys ng bilang. Hindi pala 24 pieces yung nagawa ko. 30. Sorry. So ngayon, habang ipapahinga natin siya ng 30 minutes, ipipreheat natin yung oven natin ng 160 degrees Celsius. Ngayon, balutan muna natin siya ng cling wrap. Tapos i-rest natin siya ng 30 minutes. Many minutes later. Ayun na, tapos na natin siyang i-rest ng 30 minutes. Ang susunod naman natin gagawin ay i-bake na natin siya ng 10 to 15 minutes. So, lagay na natin siya sa oven. Ito na guys, tapos na siya. Titikman na natin. Sarap! Sarap! For more videos, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell button para updated sila sa mga susunod na video. Bye!